ibang issue. Sa mga pangyayaring pinag-uusapan at reaksyon ng mamamayan. Tatalakay. Ilinawin. Kasama ang pinagkakatiwalaan ng sambayanan sa larangan ng broadcast, si Eli Saludar. Diskusyon. Nakalerto na ngayon ang buong pwersa ng pambansang pulisya para magbantay sa mga matataong lugar ngayong holiday season at sa pagtatapos ng taon. Sa ganitong panahon kasi ay pinangangambahan na naman ng publiko ang paglipana ng mga masamang loob. Bukod dito ay ang posibleng banta ng terorismo o pag-asik ng karahasan. Tanong ngayon ng marami, gaano kaligtas ang ating bansa laban sa mga kaguluhan at masasamang elemento na nagkalat sa panahong ito? Ano nga ba ang security at safety measures na inilatagpo ng ating pambansang pulisya o PNP at iba pang security agencies sa bansa? Alamin natin yan sa ating talakayan. Magandang gabi. Ako po si Eli Saludar. Ito ang Diskusyon. Ngayong ramdam na ang holiday season, sinisikap ng Philippine National Police na mabigyan ng payapat masayang pagsalubong sa bagong taon ng mga Filipino. Itong inihayag ni PNP Chief Rhodel de la Rosa sa kanyang talumpati sa Camp Crame. Sinabi pa nito sa harap ng mga polis na ang pinakamagandang regalo ay ang ligtas at walang takot ang mga Filipino habang pinaghahanda ng pagsalubong ng bagong taon. Dahil dito, paglulunsad sila ng sakleyo o simultaneous anti-criminality and law enforcement operation para masawata ang kriminalidad na inaasahang tumataas kapag papalapit ang pagtatapos ng taon, particular umano rito ang pandurukot at mga holdapan. Sisimulan na rin ng PNP sa mga presinto nila ang pagsasagawa ng checkpoint o offline sita sa mga estratehikong lugar sa Maynila na ang pangunahing target ay ang hindi mga rehistradong motorsiklo na karaniwang ginagamit sa mga krimen. Kukumpisahin raw o hahatakin ng mga pulis ang mga motor sakaling mabigo ang mga motorcycle rider na makapagpakita ng rehistro ng sasakyan. Samantala, itinuturing ng PNP na banta sa seguridad ngayong holiday season ang New People's Army o NPA. Ayon kay Senior Superintendent Rodolph Dimas, hepe ng Public Safety Division ng PNP Directorate for Operations, kasama ang NPA sa mga grupong kanilang tinututukan. Ang pagbabantay umano sa NPA ay bilang paghahanda dahil hindi malayo magsagawa muli ang mga ito ng pag-atake para maiparamdam ang kanilang presensya at maipagmalaki na malakas pang kanilang pwersa ngayong kinansilanan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang peace talks. Magugunitang ikinagalit ng Pangulo ang pagtataraydor umano ng NPA dahil habang nakikipag-usap sa gobyerno ang kanilang panel, panay naman ang banat ng NPA sa mga sundalo, sibilyan at maging sa inosenteng sanggol na dahil dito ay ikinukonsidera na ngayon ang pamahalaan ng NPA bilang isang teroristang grupo. Bukod sa NPA, mananatili ring banta sa seguridad ang mga grupong Maute at Abu Sayyaf, gayon din ang kanilang mga taga-suporta. Samantala, halos 10,000 pulis ang ipakakalat sa mga matataong lugar sa Metro Manila para magpatupad ng seguridad ngayong holiday season. Ayon kay National Capital Region Police Office Chief Director Oscar Albayalde, nasa 9,559 na mga pulis ang nakadeploy ngayon sa mga shopping mall, palengke at maging sa Metro Rail Transit 3 at Light Rail Transit 1 and 2. Ito ay para matiyak ang kaligtasan ng mga mamamayan sa mga lugar na dinadagsa ng maraming tao sa ganitong panahon. Hinimukti ng pulisya ang publiko na agad lapitan ang mga pulis o tumawag sa PNP hotline kapag may kahinahinalang bagay o individual na mapapansin. At ngayong gabi, makakasama natin si PCRG Director, Police Senior Superintendent Rhodel Sermonia. At para po sa inyong katanungan, opinion dito po sa diskusyon, maaari po kayong makisali sa amin. I-like din po ang aming fanpage sa www.facebook.com/pages/diskusyon. Twitter at diskusyon. Mag-text lamang sa diskusyon 0905-523-0421, 0939-818-6423. Maaari nyo rin kami sundan sa Facebook, net25.tv para sa ating Facebook Live. Pero bago po ang ating talakayan, magbabalik ang diskusyon.
natin ang diskusyon live dito po sa Net 25. Kasama natin ang director po ng PCRG, si Police Senior Superintendent Rhodel Sermonia. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po, Kaeli, at magandang gabi din po sa lahat ng tagapanood ng programang Diskusyon. Okay, so napaka-importante po pag-usapan din natin at para po sa ating mga kababayan, dahil sa ngayon po inalapit ng holiday season, alam naman natin tuwing ganitong mga panahon ay nagkalat din at ito rin po ang inaabangan ng ilang mga masasamang elemento, lalo na po dito po sa Metro Manila. So, kumusta po ang paghahanda ng PNP dito po sa holiday season? Actually po, ang inilatag po namin deployment para sa safe and security ng ating mga kababayan ay wala pong pinagkaiba yan sa mga nakaraang mga holidays. Mm-hmm. Like yung Undas, mm-hmm, of course, darating yung Holy Week, New Year's, mm-hmm, season po. Napaka-importante po na ang ating mga kababayan ay maging aware sa kanilang dapat gawin. Maging aware sila sa kanilang mga security, personal security, seguridad ng kanilang mga tahanan, mm-hmm, ng kanilang mga mahal sa buhay, at even kung saan sila magbabakasyon. Apo. Okay, so tulad po ng dati ay talagang dapat mag-ingat din ho mismo, no? Yung ating mga kababayan. Pero dito ho ba yung police visibility? Mas marami ho ba na ma-deploy din yung ating PNP sa ganitong mga panahon? Pag holidays po, lalong-lalo na pag Christmas and New Year's season, ngayong Disyembre ay wala pong naka-leave na police. Bawal pong mag-leave. Starting December 16, that will be starting on Saturday. Mm-hmm. So hanggang January, first week of January po yan. So ibig sabihin po noon ay wala pong pwedeng magbakasyon at naka-full alert po ang ating mga kapulisan. Mm-hmm. Ang nakalatag po na seguridad ay talagang doble at mas pinaigting pa ang visibility ng ating mga kapulisan. Kasama, of course, ang ating mga force multipliers or mga volunteered non-government organizations. Apo, dito po sa inyong pinamunuan, yung Police Community Relations Group, at alam naman natin sa ganitong mga pagkakataon, holiday season sa komunidad, at maganda rin po ang ugnayan dapat ng PNP, no? At maging lokal ang pamahalaan mula po sa barangay. So dito ho ngayon ay kasi may paghihigpit na po, no, sa paggamit po ng paputok. Paano ho ba ito makatutulong ang PNP sa ganitong implementasyon? Tama po yan, ano, Kaeli. Importante yung ating partnership, cooperation sa local government units, sa iba't ibang non-government organizations, volunteer groups. Nang sa ganun ay lahat ng bawat sulok ng ating community ay nababantayan po. Mm. Kasi alam po naman natin na ang kapulisan po natin ay kakaunti lang. Hindi po nila kayang ikutan lahat ng sulok, bantayan ng mga milyon-milyon na tao sa ating buong bansa. So, ang partisipasyon at cooperation po ay napaka-importante. Mm-hmm. At yung pag-iwas ng mga pinagbabawal na paputok, mm-hmm, may bago po tayong executive order na bagong-bago lang po ito na pinirmahan ng ating, mm-hmm, presidente. Ito yung executive number 28 kung saan ay nire-regulate po ang paggamit ng mga pinagbabawal na paputok. Mm-hmm. At ang pagkakaiba po nito ngayon compared sa mga nakaraang executive order sa mga pinagbabawal na paputok ay bawal na po magpaputok kung saan-saan. Mm-hmm. Noon, nire-regulate lang, bawal yung mamalalakas. Ngayon, okay, bawal na magpaputok talaga sa kung saan-saan. Mm-hmm. Kailangan ito po yung designated areas lang po ng, mm-hmm, local government at dapat nandun po ang ating mga kapulisan. Apo. So, linawin po natin, dahil sa ngayon may nakikita rin ako, no, na may mga bata na nagpaputok na watusi o maliliit na kung anumang bagay. So ito, bawal din po ito dapat, di ba? Lalong-lalo po yung watusi kasi lason po yun. Apo, maaring makamatay. Apo. Maraming bawal po dyan, yung mga malalakas. Yung mga super lolo, kung ano-ano pagtawag nila, yung goodbye Obama. Apo. So basta linawin po natin sa ating mga manonood na lahat po ba ng uri ng paputok, bawal po sa individual? Bawal po yun sa hindi designated area. Kailangan po maging malinaw po sa ating mga kababayan na yung bagong Executive Order No. 28 ay hindi na po tayo pwedeng
basta magpaputok ng kung saan saan. Ayun. Maliwanag po ito at baka bigla kayo mahuli. Eh, meron na pong executive order na inilabas po ang Malacanang. So, ano ho, particular na kung sakasakaling mahuli, ano ho ba mga parusa dito po sa ating mga kababayan? Kasi alam niyo kung minsan, kinakailangan alam agad ng parusa. At baka hindi po sila nasasampulan. Kasi ngayon pa lang ho ito unang pagkakataon eh, na i-implement ito hong bagong kautosan na ito mula sa gobyerno. Una sa lahat, ito po ay may kukulang penalty, penalty in terms of monetary. Apo. At yung pagkakulong, kailangan po ay kailangan hindi natin i-violate ito para hindi tayo masapawan ng mga penalties at pagkakulong po. Okay, so yun ho, na, baka yung ating mga kababayan, baka gusto nyo pang mahuli at bago magkaroon po ng leksyon na tanda, eh wag na po ninyong ano, gawin. Alam niyo, mas maganda kasi, di ba, Director, na sumunod po sa ganitong patakaran at kasi inilabas po itong EO ito para na rin po sa kaligtasan ng mamayan. Tama po yun. Alam niyo po, napakaganda pong programa ito dahil nagsimula po ito sa kung nasaan galing ang ating presidente sa Davao City. Davao po. Na naise-celebrate naman nila na matiwasay, maayos at masaya ang New Year even without yung mga malalakas na paputok na ito. Okay. So, siguro, yung bawat lokal na pamahalaan, meron naman silang gagawing lugar na pwedeng doon magpapatok. Pero ang dapat magpapatok ko yung mga ngasiwa, yung lokal na pamahalaan po, no? Tama po yun. Uh-huh. Opo. Pwedeng manood na lang po tayo at makinig ng mga maiingay ng mga paputok. Okay, maganda po yan. Dahil sa wala pong gastos at iwas disgrasya para po sa ating mga kababayan. At siyempre, kapag ganyan ay kontrolado, yung pollution, no, kahit papano, makakabawas po tayo sa problema. Sa ayan po, yung pollution dahil yung pagsunog din ng gulong. Yun, bawal po ito. Bawal po yun. Bagay, matagal nang bawal po yan. Environment. Okay, so sumunod po tayo at para sa kaligtasan po ng lahat. Pero dito po, Director, sa pagpasok po ng bagong taon, kadalasan po sa mga nakaraang pamunuan ng PNP ay siniselyuhan yung baril po, no? Naging practice na po yun. Apo, po. Pero ngayon ho ba, mukhang hindi na ata, sabi po ni PNP Chief De La Rosa. Hindi ko po napanood yung sinabi niya. Pero maganda rin yan. You have to self-regulate yourself talaga. Hindi naman kailangan iselyo yun eh. Ang importante ay sariling disiplina sa sarili natin. Dahil yan po yung numero unong bawal. Kasi alam po natin na nakamamatay po yun. Pag nagpaputok ang isang law enforcer, ang bagsak nun, mas mabilis pa yung trajectory pababa. Okay. At nakamamatay po talaga yun. So, ganun pa rin ho. At kapag may nahuli po na police na nagpaputok ng baril, lalo na po sa pagsalubong ng bagong taon, na wala namang inahabol na kriminal o kung ano man, emergency, ay mabigat din po ang parusa sa mga police. Napakadirap po yan. Alam ko nung mga nakarang taon na may mga nahuling police ay talaga pong natanggal po sila sa serbisyo. Ayun. Okay, so siguro, at alam nyo ho, ngayon medyo high-tech na po ang lahat, karamihan po sa ating mga kababayan, meron po silang pag-ari ng mga smartphone. Yes. Pwede nyo pong i-video or kuna ng litrato kung puliso, kapitbahay nyo, bantayan nyo na. At agad na, pwede pong isumbong at agad na action po ito ng pamunuan ng PNP. Yes po, tama po yun. Meron po tayong programa, yung action agad. So pwede nilang i-video, pwede nilang i-text sa amin. At para ma-actionan po natin, hindi po natin ito tolerate yon yung mga maling gawain na yon ng ating mga kapulisan. Apo. Okay, so yan po, no? Paalala po, no? Ng ating PNP at sana sumunod po tayo. Pero siguro mamaya sa ating pagbabalik, pag-usapan din natin na Director, yung alam nyo, pag ganitong holiday season, yung mga Pilipino talagang lahat tayo po may pinakamahaba na selebrasyon kapag ganitong holiday season. Naku, sa gabi, ang daming mga reklamo pa rin na mga videoke. Mga Pilipino, mahilig kumanta. Pag-usapan po natin yan sa pagbabalik ng diskusyon. Balik po tayo dito sa diskusyon kasama natin si
PCRG Director, Police Senior Superintendent Rhodel Sermonia. So, Director, dito po, no, at kapag ganitong holiday season, yung mga Pilipino talaga napakahiling po kumanta. At bagamat may mga ordinansa, no, sa lahat po ng halos lahat ng mga syudad, at may mga reklamo na sobrang ingay. Mismong si Pangulong Duterte, may mga binabanggit po siya sa ganyang issue dahil sa Davao, bawal din po, may oras po ito. So, babantayan din po ba ito ng police? Isa po yon sa mga babantayan po natin. Alam naman natin na bawat syudad, mm-hmm. bawat munisipyo ay may ordinansa po na ipinapatupad. Lalong-lalo na yung pagbibidyo, okay? Lampas po ng 10 p.m. ay kailangan ihinto po nila. Pero medyo maluwag din po, lalo na kung nasa loob ng bahay, hindi naman nakakaistorbo sa mga kapitbahay at tolerable. Pwede na rin po siguro sa loob ng bahay. Mm-hmm. Pero usually kasi nasa labas ng bahay po, sa garahe, sa may garden nila. Hindi po ngayon, kumisan, depende sa lugar, mga kalsada, isinasara po. At may basbas din po sa mga opisyal ng barangay. Talagang parang piyesta po talaga. Kahit nga po patay eh. Mm-hmm. May video ka rin, nagkakantahan. Opo. Mahilig po talaga ang ating mga kababayan sa pag-video ka dahil sa ganung paraan ay inaaliw nila ang kanilang sarili. Pero kailangan po talagang i-regulate dahil nakaka-istorbo po yan sa mga kapitbahay. Opo. Siguro maging responsable po tayo at sa tingin natin na oras na po ng tulog at siguro mga alas 10 po ng gabi, tahimik na. Maliban na lang siguro yung mismong bisperas. Lalo na po sa bagong taon na pwede hanggang bawal po yan. Bawal siguro hindi tahimik pag bisperas. Opo. Dahil sa yung mga tulog, ginigising po eh. Dahil sa yan po, yung mga nakaugalian na po at tradisyon na gising po sa pagsalubong sa bagong taon. Okay, sa ating mga texter mula kay 5344, gaano po kasiguro naligtas ang ating mga kababayan sa panahon po ng holiday season? Gano'n po kasiguro at yung safety po? Makikita naman po natin, ano, lalong-lalo na pag holidays na ganito, marami po tayong mga kapulisan sa lansangan, nakadeploy po sila. And of course, alam naman po natin ang ating mga hotlines, kailangan alam natin para nang sa ganun ay may report ka agad. Sa katunayan nga po, two days ago, ay meron po tayong nilunsad na programa ng Philippine National Police along with the social security system na kung saan maglalagay tayo ng mga signages all over the country. It is a signage wherein pinpointing kung saan tinuturo yung location ng mga presinto, mga police stations, mga provincial offices at regional offices. So, bawat daan kalsada ay magkakaroon po ng ganon. At of course, ito po ay programa along with SSS dahil mahal po yung signage na to. Ito po yung mga parang nakikita natin ang usual signage na Jollibee, McDonald's, yung mga public works na signages, traffic directional signages. So, ganun din po ang gagawin ng kapulisan. So, magiging common sight na po yan sa mga lansangan. Hindi kagaya noon na kanya-kanyang signages, magkakaroon po tayo ng common at nag-iisang standard lang. Apo, parang sa traffic, iisa lang po ang kulay at halos mensahe, pare-pareho po, nationwide. At sa mga susunod na mga araw, hopefully ay buong Pilipinas ay magkakaroon po, malalagyan na po yan. Okay. Mula naman sa Tondo, sana po yung PNP at BFP ay maging alerto lalo na ngayong maraming magbabakasyon at iiwanan ang kanilang mga tahanang walang mga tao. So kapag ganyan, mga tip ng PNP sa ganyan? Kasi kumisan, mahirap naman kung may iwan na miyembro ng pamilya, no? Sa isang bahay, halimbawa, uwi po sa kanilang probinsya. Ano ho ba ang kadalasan na muli, bigyan po natin ng tip yung ating mga kababayan? Una po sa lahat, bago umalis ng bahay at magbakasyon tayo sa malalayong lugar, kailangan ikandado natin. May kandado, importante. Opo. Kung kaya natin bumili, lagyan natin ng burglar alarm. At ibilin po natin sa ating mga kapitbahay na pinagkakatiwalaan natin. At iwasan po natin maglagay ng note sa may pintuan na umalis si may-ari ng bahay kasi yun po yung nagsasabi sa mga, of course, mga kriminal or nagbabalak ng masama na wala palang tao dito, pwede natin pasukin. Then, iwasan din po natin na yung mga kandila, yung mga nakasaksak na mga plancha, mga appliances, so, i-unplug na kailangan i-unplug po natin yon. Kung may transistor radio tayo na debaterya, maganda rin po na naka-on yun lang para naririnig ng mga tao sa labas na may tao pala sa loob ng bahay. Opo. And yung
mga pwedeng nakawin naman sa labas ng bahay, like yung sa garahe, sa garden, ipasok. Yung mga sampay na mga damit, yung bisikleta na iniwan doon, o mga tools na pwedeng nakawin ay kailangan po iligpit natin at ipasok po sa loob ng bahay. Apo. Okay, magandang paalala po mismo yan, ha, mula po sa ating PNP. Samantala, mula sa Bulacan, may mga hotline number po ba na pwedeng tawagan kung sakaling may nakawan o may sunog na nangyari? Yung hotline po ng ating PNP para sa mabilis po na pagresponde sa pangailangan ng mamayan. Oko, meron po tayo, report mo kay Chief, 0917-847-5757. Meron din po tayong text ba to na 2286. PNP text 2920, yung emergency hotline po natin na 117, at saka yung national emergency hotline na 911. Ayun, apo. Okay, yung 117 talagang subok at may nagbabantay po dyan. No? Mas madali kasi tatlong numero lang po ang tatandaan. So 117, kung kailangan po kayo mangangailangan ng tulong mula po sa ating PNP. Mula naman kay 9123, nakikita naman po namin na sinisikap ng PNP na gampanan yung kanilang tungkulin. Saludo po kami sa inyo. Okay, at mula pa rin sa Bulacan, dito po sa aming lugar, marami na pong gumagamit ng paputok, lalo na po yung mga bata. Ano po ang dapat gawin o parusa para dito? So, may mga gumagamit po talaga ngayon. Ako minsan may nakikita ako. May kumikis-kis ho ng mga sa ano eh. Watusi, pero yan pong bawal na. Pero may nagbebenta po ng mga sa sari-sari store. Paano kaya ito? Alam mo, usually ang ginagawa ngayon, dati, kinukumpiska, pinapasara yung establishmento. Pero sa executive order po na bago na executive EO number 28, ay talagang kulong po ang kanilang magiging parusa. Ayun. So siguro yung ating mga manood, kung lalo na yung mga magulang, itanong ho sa inyong anak kung saan nabili yung paputok at ireklamo. Pwede ho itawag yan sa 117? Opo, sa 117 or i-report po or mag-text sa 0917-847-5757. Kasi alam niyo naman, ibang mga kapitbahay, nahihiya na i-reklamo yung kanilang kapwa, yung kapitbahay. Gusto nila pa sekreto. Pwede po yun sumbong. Naman. Opo, opo. Ayun. Okay, so ingat po lahat na at siyempre may mga ganyang panuntunan, regulasyon. Siguro mas maganda sa pansarili natin na i-implement natin para sa ating sariling kaligtasan. Opo. Okay, dito po sa panahon po ng holiday season, siyempre hindi po titigil no, yung ating PNP sa pagmamantine ng kaayusan, yung sa peace and order. At ang PNP po, balik po sa pagtulong no, sa kampanya sa illegal drugs. Paano ho itong usapan dito, Director, sa PIDEA po? Ganun pa rin po. Ang pinaka-lead agency pa rin po ay ang PIDEA at support pa rin po ang Philippine National Police. So, napakaganda po na naibalik ang laban sa droga sa Philippine National Police dahil alam naman po natin na ang PIDEA ay kakaunti lang po sila. Mm-hmm. Siguro may kulang-kulang or more or less about 2,000 agents lang po ang PIDEA. Wherein the Philippine National Police, meron po tayong 170,000 na kapulisan. So, bawat barangay meron tumong kapulisan. At napakalaki po na naibalik yon. Ang kailangan lang po namin ay yung kooperasyon ng bawat mamamayan, iba't ibang NGOs and other institusyon ng ating gobyerno. Kasi alam po naman namin na hindi po namin kaya na kami lang. Apo. Kailangan namin ang tulong ng bawat mamamayan dito. Apo. Pero dito, Director, sa ngayon, di ba may sinasabi po na yung body camera na gagamitin para sa mga operasyon po ng PNP, tuloy ho ba ito? May mga region na po na gumagawa niyan on their own. May initiatives na po sila. Mm-hmm. Ang National Headquarters po ay talaga pong isa na yan sa isinusulong nila na magkaroon ng body cam bawat operatiba. Mm-hmm. Actually, ang ating Chief PNP kagagaling lang sa ibang bansa na kung saan ay dinemonstrate sa kanila, sa kanya yung sa San Francisco Police, ang kahalagaan ng isang body cam. At sabi nga ng ating Chief PNP, the soonest possible time ay dapat ma-implement na ng pambansang kapulisan ang paggamit ng body camera, lalong-lalo na po sa ating mga operatiba. Apo. Pero kagandahan ngayon at bawat mga syudad, lalo na po yung mga sabi natin, mayayamang syudad dito po sa Metro Manila, ay kusa po silang nagbigay no, sa po, sa PNP. Alam ko, nakaroon sa Eastern Police District, kay General Sapitula, minumostra niya na kung paano gamitin yung mga body cam sa police, sa Eastern Police District.
Opo, may mga ibang units na po tayo na gumagamit sa tulong po ng mga iba't ibang local government units na nagbigay po ng libre para sa ating kapulisan. Okay. Okay, so maya-maya pag-usapan din natin sa ating pagbabalik. Dahil sa, alam nyo ho, itong Police Community Relations Group, importante ho ito at itanong natin kasi bagong director po ito no, ng PCRG at malaman natin kung ano yung kanyang programa dito po sa departamento po sa PNP kasi maganda ho ito ugnayan po ng police at ng community para po sa kaayusan at sabihin natin para po sa kapakanan ng lahat. Yan po yung pag-uusapan natin sa pagbabalik ng diskusyon. Balik tayo dito po sa huling bahagi ng diskusyon at kasama natin sa ating studio si PCRG Director Police Senior Superintendent Rhodel Sermonia. Director, ano ho ba ang inyong programa? Kasi bawat director po ng PCRG, alam naman natin tumutulong po kayo sa pamunuan ng PNP para lalo pa hong mapagbuti no, yung imahe ng PNP sa mula po sa mata po ng ating mga kababayan. Alam niyo po, ang Police Community Relations Group ay isa po sa pinakamahalagang unit ng Philippine National Police kasi kami po ang tagapag-ugnay sa ating mga mamamayan, sa different stakeholders, iba't ibang non-government organizations, iba't ibang institusyon ng ating gobyerno, and even the private sectors and the corporate world. Sa katunayan nga po, nung mga nakaraang buwan mula nung umupo po ako ay sunod-sunod po ang ating memorandum signing of memorandum of understanding and partnership sa iba't ibang non-government organizations. Una po yung ating programa or MOU signing with the Federation of Philippine Industries. Napakahalaga po na pangalagaan natin ang iba't ibang industriya dito sa ating bansa dahil sila po ang nagpapalakas ng ating ekonomiya, nagbibigay ng maraming trabaho sa ating mga kababayan. Kailangan bigyan protection natin po sila. And then our memorandum of understanding with the different NGOs na willing tumulong sa Philippine National Police kagaya po ng yung Rotary International na kung saan ay nagkaroon po tayo ng understanding with them na magbigay ng libreng pito sa ating mga kabataan kasi ang simbolo po ng pito ay emergency. They can readily call law enforcement or authorities kung may mga insidente na nangyayari. Meron din po tayong ugnayan sa Jaime Ongpin Foundation na kung saan sila po ay nagbigay ng mga emergency kit sa ating mga kababayan. So, yan po yung gagawin natin. Pupunta po tayo sa iba't ibang barangay, mag-distribute ang emergency kit. Meron din po tayong mga ugnayan sa iba't ibang sa liga ng mga barangay. Nakapa-importante po yung ugnayan natin sa liga ng barangay. Kasi alam naman natin ang mga barangay ay sila po ang mga frontliners. Sila po ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari na una sa kanila kanilang barangay, kung sino yung mga bagong tao doon, lalong-lalo kung medyo suspicious looking personalities or mga criminals na nandun sa kanilang area. Kaya dapat magandang ugnay ng kapulisan at ng ating mga barangay. So maganda po yan na Director, dahil sa gitna po ito ng mga mismong si Pangulong Duterte, binabanggit niya yung banta ng terorismo. Kasi nandyan lang ho yan eh. At hindi lang po pang Pilipinas yan, pang buong mundo. O yung mga mayayamang bansa pa ho, talagang may mga ganyan. Pero dito po sa atin sa Pilipinas, ay may mga banta po no, ng yung terorismo rito sa atin talagang ganon. Hindi po kaya po ito ng PNP at ng AOP. Tama po so, yan. So, yung relasyon po ng sa komunidad po importante ho rito. Alam niyo po yung nangyari sa Marawi City, may kakulangan po to. Though yung failure to appreciate an intelligence information, pero bago po nangyari yung pagpasok ng mga maute or terorista sa isang syudad, lalo-lalo sa Marawi City ay kulang po yung pakikipagtulungan ng ating mga mamamayan. Napabayaan po nila or pinabayaan nila na ma-embed pumasok ang terorismo
sa kanilang lugar. Para po hindi maulit yung nangyari sa Marawi City, kailangan magsimula po sa atin, sa ating mga mamamayan. Na dapat pag alam nila na may kahinahinala doon ng mga gawain or activities, kailangan ipagbigay alam agad sa ating otoridad. Ayun na po. Kung sabagay, dito po sa Metro Manila ay listo na rin po yung ating mga kababayan. Kasi katulad ng yung malapit po sa may US Embassy, yung naglilinis po, di ba? May nakita na bag. Yung pala talagang bomba rin, di ba? Malapit po sa US Embassy. So siguro po, lalo na po sa mga matataong lugar, hindi po dapat tayo maapektuhan yung ating normal na pamumuhay. Pero dapat listo lang din po. Kailangan maging vigilante po tayo. Yeah. Kailangan makialam po tayo. At dapat, mahirap po kasi yung kwan magbibingi-bingian, magbubulag-bulagan. Mm-hmm. Kailangan we have to get involved. Yun po ang pinaka-importante. Apo. Because getting involved in the spirit of volunteerism is very important for safety and security. Apo. Siyempre, yung inyong po mga ugnayan at kumusta naman, yung siyempre kapag pasokan sa mga estudyante, mga matataong lugar, kumusta rin po yung ugnayan natin sa mga eskwelahan, yung sa PCRG po? Meron po tayong programa na Bantay Eskwela. Mm-hmm. Binabalik po natin yon na kung saan ang ating mga kapulisan ay magkaroon sila ng oras para pasyalan, minsan kausapin ng mga estudyante at yung visibility po nila sa mga eskwelahan. Okay. Napaka-importante po yun. Maganda po yan kasi hindi lang po kriminalidad at yung mga estudyante, baka minsan hinikayat na po na, alam nyo na, mapunta sa pagbibisyo, illegal drugs. Kapag may mga pulis lagi silang nakikita, medyo magdadalawang isip din po, Director. Alam niyo po, maliban po sa kapulisan, napakahalaga din po ang partisipasyon ng ating Department of Education para ma-educate ang ating mga kabataan sa banta na ibibigay ng terorismo, ng kriminalidad at of course yung communism. Mm-hmm. Yung po yung mga problema natin na hinarap ngayon. Yung banta ng CPP-NPA, yung mga terrorist attacks, and all forms of criminality. Apo. So, Director, yung binabanggit no, yung sa communism, kasi alam nyo ho, marami po mga kabataan, talagang kumisan, nare-recruit ho sa ganyan na para maging magsik o talagang magalit po sa gobyerno. Kailangan po maging tumaas ang level of patriotism ng bawat Pilipino, lalong-lalo na sa ating mga estudyante. Kaya kailangan po, habang kasama po dapat sa kanilang mga seminars, yung mga evils of communism, yung mga masasamang naidudulot nito sa ating bayan. Kasi alam naman po natin na diniklear na po ng ating presidente ng ang mga CPP-NPA, mga terorismo na po yan. Okay. So dito ho at balik ho tayo sa, kasi yung Oplan Tokhang parang ang masyadong naging perception dyan puro patay-patay nilang. Pero marami po ang mga sabihin natin na aresto, buhay. At yung iba sumailalim po sa rehabilitation, kumusta na ho ito? At ang alam ko, may proyekto rin po dyan at tumutulong po ang PNP sa... Kasi marami po, no, napagbago rin po at katuwang din po ang mga local government units. Alam niyo po yung 1.3 million still counting surrenderers sa Oplan Tokhang na programa. Ang Oplan Tokhang po na programa ay isa po yan sa napakagandang programa ng Philippine National Police. Dahil ang dami pong nahuli ng mga drug personalities, pushers, yung mga street pushers and high value pushers, yung mga matataas na pushers, then yung mga nag-surrender, imagine yung nag-surrender na yun, million po yung nag-surrender. At meron din po tayong programa dyan, yung community-based program, yung reformation or rehabilitation program nila through community. Marami po tayong mga bayan, syudad at lalawigan na nagkaroon ng kanilang initiatives, yung PNP, LGU, and in partnership with other institution po ng ating gobyerno at mga non-government organizations. So alam naman natin na kulang ang mga rehabilitation center and treatment, pero kaya na po yan ang mga community-based programs po natin. Kailangan lang po nating tuloy-tuloy na suportahan ang mga programang ito. Okay, so yun ho, mas maganda. At siyempre, yung mga pamilya ho na sabi natin, may mga naligaw na landas, membro ng pamilya, magandang yung mismo sa loob ng pamilya, tumulong po ito no, para sa pagbabago po ng kanilang kasambahay. Yes, change has to start within ourselves, within the family. Kaya napaka-importante po yun. Kailangan mismong kamag-anak, magulang, kapatid, sila mismo ang dapat magpasimuno ng pagbabago. Apo.
Okay, so Director, at bago po tayo magtapos, baka meron po kayong panawagan at pahayag sa ating mga kababayan na ngayon po ay nanonood dito po sa ating palatuntunan. Ako po ay nakikiusap sa ating mga kababayan, natulungan po natin ang ating gobyerno, lalong-lalo na ang local government units at ang ating mga law enforcement agencies, particularly yung Philippine National Police, na tulungan po sila. I-report po natin ang mga kainahinalang mga tao sa paligid natin, maging vigilante po tayo at maging mapagmasid. Yun po yung napaka-importante. Kasi if we get involved, ibig sabihin ay napakalaking tulong na po yan sa ating pamahalaan. Okay, maraming salamat po kay Police Community Relations Group Director, Police Senior Superintendent Rhodel Sermonia. At sumapit na nga po yung holiday season at ang nalapit na pagsalubong sa panibagong-bagong taon. Kaya naman dagsana naman yung mga kababayan natin sa mga mall, tiyanggean at yung mga pasyalan para po makasama yung mga mahal sa buhay. Ika nga yung family bonding. Pero alam naman natin na sinasamantala rin ng mga masamang loob yung ganitong panahon para makapanglinlang o makapanlamang sa kapwa at magasik ng takot sa mamayan. Iba't ibang modus ang kanilang ginagawa para makapanloko sa kapwa. At mabuti na lamang ay nariyan po yung ating mga otoridad na patuloy na magbabantay 24 oras para magpatupad ng kapayapaan at kayusan para sa kaligtasan ng mga mamayan. Tulad po ng ating narinig, nakakalat po yung kagawad ng PNP sa mga matataong lugar para tayo po ay maserbisyon. Pero huwag lang po iasa. O isa-asa lamang sa kanila kundi bawat isa sa atin ay dapat ding maging alerto at dobleng pag-iingat. Makipagtulungan tayo na kapag may kahinahinalang bagay o individual ay agad na lumapit o mag-report po sa kinaukulan upang magapan o masawata ang anumang banta ng panganib dahil tayo rito ay apektado. Muli, ako po si Eli Saludar, ito ang Diskusyon.